Okay, bakit ako naniniwala na ngayong 2024 na anytime ang rapture? Okay, so maraming bashers that will go my way. Comment here. Karapatan po ninyo yun. Pero why I believe, makinig po mabuti, why I believe that rapture will happen this 2024? First and foremost, nakita ko po yung bilis ng shifting from last year, 2023 to 2024. Halos wala po tayong ulan ngayong 2024 na ito. Anyway, wala naman pong sinyalis ang rapture. Pero ibibigay ko lang po sa inyo yung mga natural na nangyayari dito sa mundo. Okay, yan, una po yon. Pangalawa, pagsama ng ugali ng mga tao. Naka-encounter kami ng isang tao na itinatwa o sabi niya hindi rin niya kilala yung isang tao na kasama niyang kumain pa sa bahay namin. Diwa ng tao, nagbago, sumobra, pasama ng pasama. Okay, at pangatlo, pag-rise ng technology. Mga cellphones ngayon, may AI na. Nandito na po yung tinatawag na preparation for the coming of the lawless one, the Antichrist. Why? Bakit ko po masabi yan? Dahil ito po mga bagong teknolohiyang ito. Kung hindi man po ngayon, halimbawa, kung may ilang years pa, sana nga po, mababa pang mundo. Pero sa nakikita ko, I really don't think so. Ito po mga ganitong mga teknolohiya na lumilito ngayon. Actually, maganda po naman ito, no? Lalo nagagamit natin sa mga vlogs natin na ganito. Ito po ay kagamit-gamit naman po. Pero meron pong preparation for the coming lawless one. Dahil ito po mga technology, ito ang kanyang gagamitin pagdating po niya. Okay, yung Antichrist po ang sinasabi ko. Okay, pang-apat, bakit nasabi ko na ito pong 2024 na anytime ang rapture? Dahil sinabi ng magaling na scholars tulad nila Jimmy Evans, David Jeremiah, okay, naniniwala sila. Si Jimmy Evans, hindi niya sinabi na 2024, pero naniniwala siya it's anytime it will happen. Ganon din si David Jeremiah. Yeah. Tapos yung iba pang mga nangangaral, talagang naniniwala sila this coming 2024 na. Paano pag hindi nangyari ngayon? Eh di hindi nangyari. Ganun lang yun. Diba? Walang stress. Kung hindi nangyari, di maghula ulit tayo sa 2025. Ganun lang po yan. At least we're anticipating the Lord's return. Kesa naman yung magpakabisi ka sa mga walang katuturan na bagay. Magpakabisi tayo sa Lord. Diba? Oh, mangaral tayo. I-share natin ang gospel. Live as... May kantang live while you're young. Oo, kanta ng One Direction yon. Pero ang Kristiyano, live as if your last, as if it is your last day. Diba? At any time, you will meet Jesus Christ. Yun lang yun. Walang stress yan. Eh paano pag hindi nangyari yung 2024? Eh di, sasabihin ko ulit next year, 2025. Oh, Jesus will come 2025. Pag hindi nangyari, 2026. Ganun lang yan. Bye-bye.